Friend, gusto mo bang matuto mag-invest? Diba, Chinky, para sa may mayaman lang ang pag-i-invest? Diyan kayo nagkakamali dahil ang investment ngayon ay pwede na para sa lahat. Kung gusto nyo malaman kung anong investment ang swak na swak sa kita mo, tune in! Don't tune out! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Oy, maraming salamat. Nasa 1.4 million na po tayo, pushing 1.5 na po. That's the reason why we want your support. To support this channel, all you need to do is subscribe, click the bell button, sama na natin pati yung all. Okay? Guys, we're gonna talk about investment. Marami po natutakot kapag narinig yung salitang investment, na allergic sila. Ang feeling nila, kailangan nila maraming pera. Feeling nila, malulugi sila. Feeling nila, sayang lang yung pera. Pero ngayon, good news, no? Alam nyo ba, kahit ordinaryong tao lang po kayo, kahit balut vendor po kayo, pwede kayong matuto at pwede na kayo mag-umpisa mag-invest. Kaya nga sa huli ng video na ito, tapusin nyo kasi sa last part ko sasabihin yan. Pag-usapan muna natin ang mga investment opportunities at magkano ang kailangan mo. Number one is bank time deposit. Ito yung pinaka-safest investment for beginners, no? Na takot talaga magkumuha ng risk. Sa mga investment na ito, sa as low as 1,000 pesos. Diba, pwede ka nang kumita ng mga more than the average. Kasi ang average kasi ng interest 1%. Pero pag nag-time deposit ka, tataas siya more or less 2 to 3%. Depende sa banko. Pero may mga electronic banking ngayon, they give as high as 3.5% per annum. So, not bad. Diba? Ang gagandahan pa dito, yung mga time deposit po ay covered ng tinatawag na PDIC, Philippine Deposit Insurance Commission, just in case po. Wag naman sana na mangyari na malugi ang banko, covered yung pera mo ng 500,000 pesos. O, bongga. Ang ibig mo sabihin, Chinky, pag ako ay mag-impok ng 1,000 doon na time deposit, nagsara ang banko, 500 na makukuha ko. Hindi. Ano ka, loto to? 1,000 din. Covered lang ng insurance. That's number one. Number two, magandang investment to para sa all. Pag-ibig or MP2. Oo, yung modified pag-ibig na program. Voluntary government savings program to. Ito ay open sa lahat ng mga miyembro. It allows a member to invest as low as how much? 500 pesos. Okay, 500 pesos. Caring. May lock-in period to. Naka-lock, okay, ng 5 years. Ang maganda po sa MP2 po ay yung dividend na binibigay po ng company. As a matter of fact, I think last year nasa 6 point plus. The previous years was almost 8%. Ideal to para sa mga employees or self-employed na nag-uumpisa lang kayo. I think 500 pesos per month, kayang-kaya. Kailangan ba 500 per month? Not really. Pero mas maganda if you invest consistently. At dahil regulated on by the government, maliit din ang possibility na ito ay magsara. Okay? Number 3, third form of investment na hindi ka na mamumblema para sa all is mutual fund. Ang mutual fund naman ay uri ng isang pooled funds, no? Pinagsasama-sama po nila at minamanage po ng mga professional investing companies. Alam mo, swak na swak to sa investment, lalo na kung kayo ay bago lang. Ang good news to, you can start investing as low as 1,000 pesos. Chinky, saan ako makaka-invest sa mutual fund? Ito yung tip ko po sa inyo. Talk to your friendly neighborhood financial advisor. O, sila na kausapin mo, matutuwa yan. Tanungin nyo, may sinasabi daw si Chinky na mutual fund, kayo daw tanungin ko. At bago tayo tumuloy, my friendship, ay i-congratulate ko muna ikaw. So, pag umabot ka sa part na ito, ibig sabihin talagang seryoso ka sa paksa nating investment, katulad ni Ray Create Nation. Okay? Pa-shoutout daw si Jonathan Pahulas at the same time, si Jess Juvie Vlog from Bohol. Bisitahin nyo siya, ha? Number 4, fourth type of investment that you can look at is UITF, Unit Investment Trust Fund. As a matter of fact, this is very similar with mutual fund. Magpareho lang po sila. Pinalitan nila ang spelling. Kasi sa mutual fund, ang binebenta po yung shares. Oo, dito naman sa UITF, ang binebenta nila units, no? Napaka-creative. And then this one naman as low as ano naman to sa UITF sa bangko, ha, sa bangko, as low as 10,000 pesos. Pwede na kayo mag-start. Pero may mga ibang bangko na pumapayag sila yung tingi. Ano yung tingi? Kahit as low as 1,000 pesos. Again, tanungin nyo na lang ang mga bangko. You just go to your bank and then you ask the banker, ma'am, meron ba kayong investment na UTI? Ha? Huh? Paano man nalaman na may UTI ako? Nasa itsura nyo kasi. Hindi UTI. UITF po. Number 5, fifth type of investment ay tinatawag nating
stocks, oh, stock market. Social pakinggan, di ba? Pero actually, it's there also affordable. You can get to buy stocks, yung publicly listed ng mga corporation. Ang kasi ang ibig sabihin ng stocks, you are buying a certain portion of the company. So you become a shareholder. Oh! Bongga, di ba? Shareholder na ako ng ano, ng fast food. Shareholder na ako ng kumpanya ng electricity. Di ba? Makaka-earn ka rin na depende sa performance ng company. As a matter of fact, may mga ibang kumpanya, they allow you to open as low as 1,000 pesos. 1,000 pesos. Pero yung kakilala ko, yung ito Trade Asia po, I think they will start at 25,000 pesos. Depende. Depende po kung anong kumpanya na pinupuntahan nyo. For more details po about yun nga sa investment, all you need to do, sila na lang puntahan nyo. Okay? Before I say the most important thing, my friends, ito yung pinaka exciting part sa investment. Itong investment na ito na talagang creating tidal waves o lalo na sa mga Pinoy na talagang mahiling mag-invest. Ito na po. I'm not paid to do this but I just want to be objective about this. No, itong pagkasabi ko nito, yung last but not the least na even a balut vendor can invest is what we call as G-Invest. Bakit po? Sa G-Invest naman po, ito po ay powered by GCash. They allow a normal Filipino to open an investment account as low as 50 pesos. Nako, kung may 50 ka, bago mo i-burger steak yan, pwede mo na invest, di ba? Siguro ito yung pinaka-lowest investment na nakikita ko to get into. So, wala ka ng excuses. At kung gusto nyo pang malaman more further about G-Invest, meron na akong link sa baba. Ihanapin nyo na lang po yung link all about G-Invest. So, I made a review video about it. O, diba? So, ngayon, napatunayan ko ng mga friendship. Hindi mo kailangan ng maging mayaman para ikaw ay matuto mag-invest. Kahit ordinary, walang as willing kang matuto, pwedeng-pwede na. Ang advice ko lang, para kung kayo pumasok sa investment, ito lang po. Ito yung mga tips ko sa inyo. Number one, pag-aralan nyo muna mabuti. Study it. Number two, never invest in something that you do not understand. Number three, okay, invest the money you can afford to lose just in case na malugi, mawala, makaka-recover ka pa rin. Yun ang tatlong tips ko sa inyo para ikaw nga maka-level up na kayo. Pero syempre, may mga iba sa inyo na talagang, Chinky, alam mo, yung interesado ko, marami ako naririnig na mas marami daw kumikita sa stock market. Oh, gusto mong kumita sa stock market? Yes, actually, may isang stock nga isang friend ko, ha? Na ang binili niya during that time is around 25 pesos, pero nabenta niya ng almost 250 pesos. So, in other words, yung pera niya nag-times 10 po. Nag-times 10 sa stock market. So guys, there you have it. So, these are the 6 simple investment that anyone, a normal Filipino, can get into. So, panahon na to make your money grow. Panahon na to make money work for you instead of you working for money. I hope that you are enlightened. And out of the 6 itong investment na ito, ano sa palagay nyo ang pinaka-applicable sa inyo? Mag-comment kayo sa comment section. And I want to hear from you. This Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.